Praise the Lord and a blessed day po sa inyong lahat. Pag pinag-usapan po ang healthy family dynamics, a more productive and enduring approach is to emphasize family strengths. I'm sure gusto nating lahat na maging strong ang ating family. Amen? Ang tanong, paano? So sa araw pong ito, pag-aaralan natin ang ilang characteristic traits na dapat aware at actively engaged po tayo for us to have a strong family. Okay, ready na po ba kayo? Ang number one po, strong families worship the Lord together. May kasabihan po na the family that prays and worship the Lord together stays together. So, we must allow the Lord to build our house through worship and prayer. Kung hindi po natin gagawin ito, mawawalan po ng kabuluhan ang pagtatayo o pagtatatag natin ng ating pamilya o ng ating tahanan. Kaya napakaganda po ng sinabi sa Psalm 127 verse 1, "Unless the Lord builds the house, the builders labor in vain." Ang number two po, strong families have deep love for one another. Napakahalaga pong nagmamahalan ng bawat membro ng pamilya para ito po'y maging matatag at malakas. Sa totoo lang, madali pong maibuwal, madali pong mawasak ng problema at pagsubok ang pamilyang kapos sa pag-ibig. Kaya, importanteng malaman po natin ang tunay na kahulugan ng salitang pag-ibig. Kasi may kanya-kanya po tayong pahulugan sa word na love eh. Pero sa araw pong ito, tingnan natin kung ano ang definition ng Bible sa salitang love. Makinig po kayong mabuti. Ayon po sa 1 Corinthians chapter 13 verses 4 to 8, love is patient. Love is kind. It does not envy. It does not boast. It is not proud. It does not dishonor others. It is not self-seeking. It is not easily angered. It keeps no record of wrongs. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. Love never fails. Kung isa sa puso lang ng bawat membro ng pamilya ang meaning ng love at ipamumuhay po ito, siguradong magiging malakas, matatag at matibay ang pamilya at hindi na magkakaroon pa ng tinatawag na broken family. Number 3. Strong families express appreciation for one another. Meaning, strong families speak in positive and affirming ways and express the appreciation they have for each other. Strong families use appreciative language and gestures. Nakasulat po sa Book of Ephesians chapter 1 verse 16, "I have not stopped giving thanks for you, remembering you in my prayers." Kailan kayo huling nagpasalamat sa inyong mga magulang? Kailan mo huling pinasalamatan ang iyong kapatid na tumulong sa iyo sa gawaing bahay? Alam nyo, ito marahil ang isang bagay na hindi nagagawa ng marami. Ang pag-a-appreciate at pagpapasalamat ng mga anak sa kanilang mga magulang, sa mga sakripisyo at mga ginagawa ng kanilang mga magulang para maitaguyod lamang ang pamilya. Isa rin sa nakakalimutan ay ang pag-a-appreciate at pagpapasalamat ng mga magulang sa naitutulong ng kanilang anak. Ganon din sa magkakapatid. At kung magagawa lamang po sana natin to, yung matuto tayong mag-appreciate ng ating kapamilya at magpasalamat po kahit sa munting ginawa nila, then I believe lalong magiging strong ang ating family. Number 4, families have a strong commitment to each other. Ang isa pong malakas at matatag na pamilya ay may pagdadamayan. Nagtutulungan po yan. Walang problemang magpapahiwalay sa kanila. Committed po sila sa kapakanan at tagumpay ng bawat isa. Binibigyan po nila ng mataas na priority ang kanilang pamilya. Ika nga, family first, bago ang barkada o kaibigan. Family first, bago ang ano pamang bagay. Maliban siyempre sa Diyos. Now, number 5. Strong families spend enjoyable and quality time together. They enjoy being together and know that if they don't prioritize and schedule time together, it won't happen.
Maganda na may time din na namamasyal ang isang pamilya. Naglalaro. Nagde-date. You see, sometimes yung word na love is spelled T-I-M-E. Number 6. Strong families have effective and positive communication. Mahalaga rin po ito. Sa Colossians chapter 4, verse 6, sa New Living Translation, ganito po ang nakasulat. Let your conversation be gracious and attractive so that you will have the right response for everyone. So, they talk to each other and listen to each other. They communicate in respectful and loving ways. Hindi po sila nagsisigawan, hindi po pataasan ang boses. Malumanay kung magsalita, nandoon talaga yung care, nandoon talaga yung love, nandoon yung respeto. Number 7, strong families encourage one another. Napakalaga ang pagpapalakasan ng loob ng bawat membro ng pamilya. Strong families don't belittle or put any of their members down. On the contrary, they lift them up. They build them up. Pinalalakas ang loob. Sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 11 nakasulat, therefore, encourage one another and build each other up. Kung i-discourage natin ang ating mga magulang, kung i-discourage natin ang ating mga anak, kung tayo-tayo mismo gusto natin manghina ang loob ng ating kapamilya, natural, hindi magiging malakas ito. Kaya dapat, simula sa araw na ito, encourage natin ang ating mga magulang, pasalamatan din po natin sila sa kanila pong mga pagpapagal. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa pinag-aralan namin sa araw na ito sa tulong at gabay ng iyong banal na Espiritu. Salamat po at ipinaunawa mo sa amin na upang magkaroon kami ng isang malakas at matibay na pamilya, kailangan maging mas malalim ang aming pag-iibigan sa isa't isa, na maipakita namin ang appreciation at pasasalamat sa aming kapamilya gaano man kaliit ang kanila pong ginawa. Salamat po at ipinaunawa mo sa, rin sa amin na kakailanganin namin ng isang strong commitment for each other, come what may, anuman po ang mangyari. Thanks also for reminding us about the need to have a quality and enjoyable time with our family despite our hectic schedule or busyness. And Lord, teach us to practice effective and positive communication, to encourage one another, to use words that will build up, to use words that will motivate. And of course, continue to help us prioritize our time to worship the Lord together. All this we pray in Jesus' name, Amen. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you. The Lord be gracious unto you. And the Lord turn His face toward you and give you peace. Stay safe, everyone. Stay healthy and stay COVID-free. And finally, be strong in the Lord and in the power of His might. Glory to God.